sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Operasyon ng Department of National Defense tuloy sa kabila ng resignation ng nasa 7 hanggang 9 na Assistant Secretary at Undersecretary ng Kagawaran. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inatasan ng Department of Justice na tutukan ang pagpapalaya sa mga persons deprived of liberty na kwalipikado na sa parol. Hataw Balita! Department of Health naniniwalang hindi na lalagpas ng 1,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa sa susunod na buwan. Hataw Balita! Department of Transportation nagsasagawa na rin ng inter-agency investigation sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport at sa ibang paliparan sa bansa noong January 1. Hataw Balita! Pagdating sa bansa ng mga imported na sibuyas, mahigpit na babantayan ng Department of Agriculture. Hataw Balita! At Meralco, inanunsyo na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita, tuloy ang operasyon ng Department of National Defense o DND. Ito'y sa kabila ng resignation ng nasa 7 hanggang 9 na Assistant Secretary at Undersecretary ng Kagawaran. Ayon kay DND Spokesperson Director Arsenio Andulong, normal ang kanilang operasyon dahil hindi pa naman umaalis ang mga nagretirong mga opisyal hanggat hindi pa naipupwesto ang kapalit ng mga ito. Nilinaw din ni Andulong ng mga co-terminus kay Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang mga ito kaya nagbitiw sila sa pwesto. Nagdesisyong mag-resign ang mga ito upang pagbigyan ng bagong DND Secretary na pumili ng kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan. Yung kasi ay normal and procedural kasi pag may dumadating na bagong liderato, hindi lang sa DND, no, sa lahat ng kagawaran ng gobyerno, palaging nagtetender ng courtesy resignation ang mga coterminous appointees, no, sa buong kagawaran. Since may bago ng secretary ang DND, customary din and proper na magbigay ng courtesy resignation ang mga opisyal at saka ibang personnel ng DND. Ang resignation ni Senior Yusek Faustino ay kaugnay sa pagkakatalaga kay General Andres Centino bilang AFP Chief of Staff. Hataw Balita! Mahigit 4,000 pulis ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang na-promote sa mas mataas na ranggo nitong Martes, January 10. 12 pulis ang na-promote bilang Police Major, 462 na Police Captain, 38 na Police Lieutenant, 82 na Police Executive Master Sergeant, 266 na Police Chief Sergeant, 168 na Police Senior Master Sergeant, 345 na Police Master Sergeant, 2,118 na Police Staff Sergeant at 1,170 na Police Corporals. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Jones Estomo, ang promotion ay dahil sa pinatutupad na merit system ng Philippine National Police sa mga PNP personnel. Hamon naman Estomo sa mga police na na-promote na manatiling matuwid at umiwas sa mga illegal na aktibidad, lalo na sa illegal na droga. Umaasa rin si Estomo na magiging katuwang ang newly promoted officers sa pagpapatupad ng Safe NCRPO. Hataw Balita! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Justice na tutukan ang pagpapalaya sa mga persons deprived of liberty o PDLs na kwalipikado na sa parola. Sa naganap na cabinet meeting nitong Martes, January 10, sinabi ng Pangulo na layo nitong ma-decongest ang mga piitan sa bansa. Ayon sa Pangulo, sa karanasan niya bilang gobernador ng Ilocos Norte, maraming PDL ang walang kakayanan na makakuha ng magaling na abogado, kaya naman kung kwalipikado na ay maaari na silang palayain. Suportado rin ni PBBM ang plano ng Department of Justice o DOJ na ilipat sa isang
Alcatraz-type prison ang hardened criminals. Sa pamamagitan nito ay mahihiwalay sila sa general population ng mga PDL nang sa gayon ay matigil na ang ginagawa nilang mga illegal na aktibidad. Hataw Balita! Iginit ng Malacanang na alam ni resigned Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. ang mangyayaring pagpapalit ng liderato sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Faustino na sa social media at balita na lang niya nalaman na itinalaga at nanumpa na si General Andres Centeno kapalit ni Lieutenant General Bartolome Baccaro. Ayon pa kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafila, sole prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga ng AFP Chief of Staff. Hataw Balita! Maglalabas ng Basic Education Report o BER ang Department of Education o DepEd sa January 30. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na layunin nito na ihayag ang kalagayan ng basic education sa bansa, pati na ang mga plano sa hinaharap. Kasama rin dito mga update sa ongoing review ng K-12 curriculum. Hataw Balita! Hindi na lalagpas ng 1,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa bansa sa susunod na buwan. Ito ang projection ng Department of Health o DOH pagdating ng kalagitnaan ng Pebrero. Ayon kay Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang nasabing bilang ay pagtataya lamang upang maihanda ang health units, ospital at surveillance system ng bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy sila sa pagmomonitor kung ang nagdaang holiday season ay nagkaroon ng epekto sa kaso ng COVID-19. Samantala, inaalam na rin ng kagawaran ng mga opsyon para may pagpatuloy pa rin ang pagbili ng bivalent vaccine sa ibang bansa. Kaya dahil sa posibilidad na hindi extend ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide state of calamity declaration. Pakinggan po natin si Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere. So ito po lahat ay pinag-aaralan ng ating mga legal officers para alam natin what would be the most appropriate means of procurement based on law in the country na pwede natin tahakin that will not cause delays and we can still expedite the procurement of this bivalent vaccine. Pagtitiyak ni Berhere, sapat pa ang bilang ng mga bakuna sa bansa para sa immunization program ng gobyerno. Hataw Balita! Sa gitna ng pagkalat ng XBB.1.5 Omicron subvariant sa Estados Unidos, dapat na irekomenda ng mga bansa sa mga pasahero, lalo na sa mahabang flights, ang pagsusuot ng face mask. Ayon sa World Health Organization o WHO, dapat itong irekomenda sa mga air passengers, lalo na sa mga bansang may laganap na hawaan ng COVID-19. Hindi pa man inirekomenda ng WHO sa ngayon ang pagsasagawa ng COVID-19 test sa mga pasaherong manggagaling sa Estados Unidos. Ang XBB.1.5 subvariant ay ang pinaka nakahawang Omicron subvariant na nadidiskubre sa kasalukuyan. Ayon sa WHO, 27.6% ng COVID-19 cases sa Estados Unidos as of January 7 ay XBB.1.5 subvariant. May mangilan-ngilan na rin kaso nito sa ilang lugar sa Europa. Hataw Balita! Sa ating COVID-19 update, nakapagtala po ang Pilipinas ng mahigit 300 new COVID-19 cases nitong Martes, January 10, 2023. Sa datos ng Department of Health o DOH, 332 ang bilang ng mga nadagdag. Ang total COVID-19 cases sa bansa ay umabot na po sa 4,068,425. Ang mga aktibong kaso ay 11,856, 4.2% ang nationwide positivity rate. Samantala, 12 naman ang mga nadagdag sa bilang ng mga nasawi. 770 naman ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, 65,498 ang total deaths, habang ang total recoveries ay 3,991,071. Hataw Balita! Tiniyak ni Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na regular ang isinasagawang maintenance ng kanilang mga electrical engineer at technician sa mga UPS
Sa pagdinig sa House Committee on Transportation, sinabi ni CAF Director General Manuel Tamayo na hindi nagkulang ang kanilang mga tauhan sa pagmomonitor ng mga equipment na ginagamit sa mga paliparan. Ayon kay Tamayo, ang nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sa iba't ibang paliparan sa bansa noong January 1 ay dahil nagkaroon ng problema sa isang circuit breaker ng uninterruptible power supply ng air traffic management system dahil sa overvoltage. Dagdag pa nito na napalitan na ang nasirang circuit breaker at bumili na rin ang dalawang bagong UPS upang matiyak na hindi na mauulit ang naging aberya sa NAIA. Pakinggan po natin si CAF Director General Manuel Tamayo. As a result of the fault, which we determined later on to be overvoltage, the UPS or the uninterrupted power supply sensed this and went into a standby mode to protect the system from damage. As far as our technicians are concerned, daily ho ang pag-check nitong CNS ATM natin. Meron hong schedule to, meron hong mga logbooks on who checked it, at what time, what parameters they found, if it is working fine or not. And this is not only a daily check, may protocol ho yan. Meron daily checks, meron weekly checks, monthly checks and annual checks. So, ano ho talaga ito eh? This is based on the procedure. Ngunit aminado naman ang opisyal na may mga technician na mas pinipiling mangibang bansa dahil mas mataas anya ang nakukuha nitong sweldo abroad. Ayon sa CAF, may starting pay na 45,000 pesos sa mga aircraft controllers sa bansa, habang aabot naman sa 300,000 pesos ang sweldo ng mga ito abroad. Hataw Balita! Nagsasagawa na rin ang Interagency Investigation ng Department of Transportation o DOTR sa nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at sa ibang paliparan sa bansa noong January 1. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, inaalam pa kung anong naging sanhi ng overvoltage ng circuit breaker ng isang uninterruptible power supply na ginagamit sa air traffic management system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Tiniyak din ito na may mga natulungan na silang mga apektadong pasahero. May mga tiket na anyang naribook o narefund at may mga nabigyan na rin ng mga hotel accommodation sa mga na-delay ang flight. Nananawagan naman ito ng karagdagang suporta sa mga mambabatas. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin ang privatization ng NAIA upang mas mapaganda pa ang pasilidad at serbisyo nito. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan ng binabantayan nating low pressure area o LPA ay huling namataan na as of 3 p.m. nitong Martes, January 10, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 425 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. Ngunit posible itong lumapit at makaapekto sa Visayas at Mindanao area. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Bicol Region, Visayas at Mindanao ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkidlat dahil sa LPA o shear line. Samantalang makararanas naman sa Cagayan, Bali, Aurora at Quezon ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil po sa hanging amihan o northeast monsoon. Makararanas din ngayong araw ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan dahil na rin sa northeast monsoon. Manatiling alerto po sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasambahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 20 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao mula 19 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 14 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 22 to 30 degrees Celsius.
Sa Tagaytay mula 21 to 28 degrees Celsius at sa Legazpi City mula 24 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 23 to 28 degrees Celsius. 23 to 28 sa Cagayan de Oro area. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Iloilo, 24 to 28 degrees Celsius. 24 to 30 sa Davao area at sa Zamboanga mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, dahil pa rin po sa malakas na hanging amihan, ay meron po tayong nakataas na gale warning sa mga baybay ng eastern coast ng Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon, kabilang na po ang northern and eastern coast ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, at ang northern at eastern coast ng Catanduanes. Kasama rin po sa mga baybay na mayroong nakataas na gale warning ang eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern Samar, eastern coast ng Southern Leyte, Dinagat Islands at ang eastern coast ng Surigao del Norte kabilang na pong Siargao at Bucas Grande Islands. Ang araw po ay sisikat alas 6:24 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, may higpit na babantayan ng Department of Agriculture o DA ang pagdating sa Pilipinas ng mga aangkating sibuyas. Nasa 21,060 metric tons ng sibuyas ang inaprubahang bibilhin sa ibang bansa. Papupunta ang 50% sa Luzon at 25% sa Visayas at sa Mindanao. Kasama na rito ang 3,960 metric tons na dilaw na sibuyas para sa Luzon. Binigyan ng DA ng hanggang January 27 ang mga importer para maparating ito sa Pilipinas. Pakinggan po natin si DA Deputy Spokesperson Rex Estoperez. First border control. Nakalagay rin dito, mastic to ang ating first border control ngayon. Ito yung sa puerto. And the second border control doon sa atin pong mga cold storages na kailangan nakarehistro at na-accredit po ng Department of Agriculture. Ang importasyon ay ang nakikitang solusyon ng DA para mapababa ang presyo ng sibuyas na umaabot sa 700 pesos kada kilo bago matapos ang 2022. Samantala, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa smuggled na sibuyas bago ilabas sa merkado. Ayon sa Pangulo, kailangang may third-party inspectors na magsasagawa ng phytosanitary inspections upang matiyak na ligtas itong kainin ng publiko. Hataw Balita! Panibagong dagdag bayarin ang bubungad ngayong 2023 para sa mga customer ng Meralco. Matapos na i-anunsyo ng power distributor na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Base sa anunsyo ng Meralco, 62 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito na tataas ng 125 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Karagdagang 187 pesos para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 243 pesos kung 400 kilowatt hour at 309 pesos naman kung umaabot sa 500 kilowatt hour ang buwan ng konsumo sa kuryente. Ito na ang ikatlong buwan ng sunod-sunod na taas singil ng Meralco. Paliwanag ng power distributor, ang dagdag singil ay bunsod ng mataas na generation charge dahil sa mataas na presyo ng fuel o panggatong na ginagamit ng mga independent power producers. Gayun din ang mataas na pagtaas ng rate mula sa spot market na epekto ng tatlong araw na yellow alert sa Luzon grid noong Disyembre ng nakaraang taon. Dagdag pa rito ang ginawang pagkalas ng San Miguel Corporation sa power supply agreement kaya't napwersa ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market. Pakinggan po natin si Larry Fernandez, head ng utilities ng Meralco. Isang malaking nag-influence sa pag-adjust upwards yung paggamit ng first gas ng more expensive liquid fuel. So yung isang first gas plant that contributes almost 1/4 of Meralco supply had to use more expensive liquid fuel
because of inadequate supply of Malampayan natural gas. So yun, it put pressure on the generation charge to go up. Sa ngayon, pinag-aandaan na ng Meralco ang 2023 power supply outlook ng Department of Energy, kung saan inaasang magkakaroon ng mas maraming yellow alert pagsapit ng panahon ng taginit. Hindi pa masabi sa ngayon ang power distributor kung magkakaroon ng rotational brownout o lalo pang tataas ang singil ng kuryente dahil sa inaasang pagnipis ng supply ngayong taon. Payo ng Meralco sa mga consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente upang bumaba ang demand at maiwasan ang pagnipis ng supply na maaaring magdulot ng brownout at magtulak sa mas mataas na presyo ng kuryente. Hataw Balita! Pinalawig pa ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa Palawan ang state of calamity sa bayan dahil sa patuloy na epekto ng matinding baha. December 28 ang isinailalim sa state of calamity ang Brooks Point hanggang January 28 ngayong taon. Ngunit, pinalawig pa ito ng lokal na pamahalaan hanggang July 28. Ito'y upang magkaroon ng mahabang panahon at pondo para sa recovery ng mga napinsala ng baha. Nitong Martes, January 10, muling tumaas na naman ang level ng tubig sa Cabinbin River dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Sa lakas ng tubig, hindi makadaan ang ilang mga residente at kinailangan gumamit ng lubid. Nakalerto na ang Municipal Risk Reduction and Management Office sa posibleng maging epekto ng mga pag-ulan sa lalawigan. Hataw Balita! Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pabibilisin ang distribusyon ng mga titulo ng lupa sa agrarian reform beneficiaries ngayong taon. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sa cabinet meeting nitong Martes, January 10, inatasan ng Pangulong Department of Agrarian Reform na gumawa ng mga hakbang upang mapabilis ang pagbibigay ng land titles sa mga beneficiaryo. Ayon sa DA, nasa 34,500 na Collective Certificate of Land Ownership Awards o LOAS ang target nilang mahati upang maibigay ang nasa 134,000 na titulo sa mga agrarian reform beneficiaries. Nangako rin ang Pangulo na patuloy na susuportahan ang mga beneficiaryo upang mas gumanda ang kanilang buhay. Hataw Balita! Hoy, abiso po sa ating mga motorista, magpapatupad ng road closure ang lokal ng pamahalaan ng Pasig City sa araw ng Linggo, January 15, para sa selebrasyon ng 22nd Bambino Grand Festival. Kabilang sa mga pansamantalang isasara simula alauna ng hapon sa January 15 ay ang Road 1 at 2 Caruncho Avenue westbound, MH Del Pilar Street, E. Angeles Street, Dr. Pilapil Street, Dr. Sixto Antonio Avenue, A. Mabini Street, Plaza Rizal Intersection, P. Burgos Street, Lopez Haina Street, Dr. Garcia Street, at R. Hobson Street. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ng maagang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta sa nasabing araw. Hataw Balita! Oras, alas 5:00 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, ginawaran ng Certificate of Recognition ng Santo Rosario National High School ang Members Church of God International sa Nueva Ecija dahil sa walang sawang pagtulong sa mga may hirap na kabataang mag-aaral sa loob ng isang dekada. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita! Higit 300 mga high school student ang nabigyan ng libreng hygiene kit ng Members Church of God International o MCGI sa Santo Rosario National High School sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija nitong Martes, January 10 upang mapanatili ang kalinisan at maayos na kalusugan ng mga kabataang mag-aaral. Ipinagkaloob ng MCGI Cares ang hiling ng mga guro na alcohol, toothbrush, toothpaste at sabon para sa bawat kabataan. So ngayon po napakahalaga po niyan talaga, no, especially sa mga bata na malaking bagay para sa mga magulang na imbis na bibili nila ay talagang malaking tulong para yung mga bata maproteksyonan sa COVID-19 at saka maobserbahan din nila yung sabi nga yung cleanliness kahit nasa paaralan sila.
Ayon sa mga guro, labis na natutuwa at nagpapasalamat ang mga guro dahil sa loob ng isang dekada ay katuwang ang grupo sa pagpapaganda ng kanilang paaralan sa kanilang mga aktibidad at pangangailangan bukod pa sa pagpapakain ng libre sa mga batang malnourish. Para po kay Brad Daniel Rason, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong samahan sa walang sawang pagsuporta po dito sa Santo Rosario National High School. Dahil dito, isang sertipiko ng pagkilala ang iginawad ng paaralan sa grupo bilang pasasalamat sa patuloy na suporta sa loob ng isang dekada. Una po sa Diyos sa pagre-recognize sa atin sa MCGI, sa pangunguna po ng Kuya Daniel, na tayo po ang grupo po natin ng MCGI patuloy po na nakakapag-abot ng tulong dito po sa mga estudyante. Particular dito po sa hygiene kit ng mga estudyante dahil syempre ngayon po bagaman ang COVID po hindi naman na ganun kalakas. Pero syempre kailangan pa rin nating matulungan, maingatan yung mga estudyante natin dito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dani Monar, humahataw! Hataw, balita! Magtatayo ng libreng dialysis center ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa bahay ng Gubat at Pirosin. Maglalaan din ang lokal na pamahalaan ng dialysis machines para sa dalawang bayan. Si Dan Hersalia, humahataw! Hataw, balita! Sisimula na ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang pagtatayo ng libreng dialysis center sa bayan ng Gubat at Pirosin. 50 dialysis machine ang bibilhin ng Kapitolyo na paghahatian ng dalawang bayan. Kinumpirma ito ni Governor Boboy Hamor sa ginawang kick-off meeting ng mga alkalde at ilang lokal na opisyal. Ayon sa gobernador, nasa proseso ng Provincial Health Office upang masimulan ang naturang proyekto. Dagdag pa ni Governor Hamor, malaking tulong ito sa lahat, partikular na sa mga hirap sa financial na aspeto dahil magiging libre ang serbisyong medikal nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dan Hersalia, humahataw! Hataw, balita! Ipinagbabawal ng Cebu City Government ang street party at pag-inom ng alak sa pagdiriwang ng Sinulog Festival 2023. Si Irish Madelo, humahataw! Hataw, balita! Bawal na ang street party sa buong lungsod ng Cebu sa pagdiriwang ng Sinulog Festival 2023 sa darating na linggo, January 15. Ito ay bilang pag-iingat ng lokal na pamahalaan para sa anumang insidente o krimen na posibleng mangyari sa okasyon. Palihog, di lang yung damo, hindi mo ang street party sa kaya ng street ko na nasa daan, na may daan at upartihan, dili ang daan at ginagigayan sa sakyanan, labaw na sa mga tao. Og ang pag-inom, hala, kamo diya sa balay, e matakapugot ninyo ba? Pero ang ako lang hangyo, palihog, ato yung tanawon, na kung na manggali inom, dili na to isunod sa ato at ulo. Dili, dito lang sa tiyan, o niya gali, balaw na mo, asa na mo hulog. Nagpatupad din ng liquor ban sa mga kalsada na dadaanan ng Sinulog Grand Parade papunta sa South Road Properties o SRP, pero exempted ang mga hotel na malapit sa SRP o festival site, ang pag-inom ng alak street party at mga nakainom o lasing ang karaniwang pinagmumula ng kaguluhan sa tuwing may mga ganitong pagdiriwang. Malaking problema rin ito sa pulisya dahil kailangan nilang maglagay ng mga tauhan sa iba't ibang lugar sa lungsod na may maraming tao. Inatasan ni Mayor Michael Ramang Cebu City Police na hulihin ang mga lalabag dito o magdudulot ng anumang kaguluhan. Samantala, optional naman ang face mask sa festival maliban na lamang sa mga high-risk areas tulad ng mga healthcare facilities. Umiiral din ang gun ban sa syudad hanggang sa January 21. Pag-ampo o sa katapusan, tabang ato ng sinulog, paliog lang. Inakukinanglan, musul din ninyo. Kung unsa pa, kay kamo kay balo na daan, unsay angayin buhaton sa usa ka pamilyang tarong, usa ka pamilyang nga naay Ginoo, usa ka pamilya. Pinapaalalahanan naman ng mga sasama sa posisyon na iwasang magdala ng mga backpack o malalaking bag para sa mabilis na inspeksyon ng mga otoridad. Nasa halos 3,000 personnel mula sa Philippine National Police, Army at Philippine Coast Guard ang ipakakalat sa buong aktibidad.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond de Sola, humahataw! Hataw Balita! Dismayado sa pagkalugi ngayon ang mga onion farmers sa dalawang bayan sa Nueva Ecija matapos mapinsala ng tubig baha ang kanilang tanim na sibuyas. Bunsod ito ng walang tigil na buhos ng ulan itong Sabado at Linggo na tumagal ng apat na araw dulot ng shear line. Si Danny Munar humahataw. Hataw Balita! Nananawagan ngayon ng ayuda sa Department of Agriculture o DA ang mga onion farmers sa dalawang bayan ng Gabaldon at Bungabon sa Nueva Ecija. Kauumpisa pa lamang kasing magtanim ng sibuyas sa mga onion farmers sa bayan ng Gabaldon noong Disyembre ay napinsala na sila ng hindi inaasahang pagbuhos ng walang tigil na ulan na tumagal ng halos limang araw simula January 2. Meron po kaming 16 na barangay dito sa bayan ng Gabaldon. Ang naapektuhan po ng pagbaha ay 12 barangay. Halos 50% po ng kanilang mga naitanim doon sa mga sibuyas ay nasira po ng tubig ulan po na yun. Para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bayan po ng Gabaldon ay nakikiusap na ang mga magsasaka po natin, matulungan po sana po natin nang makabangon po ang ating mga magsasaka. Sa bayan naman ng Bungabon, ilang onion farms din dito ang inabot ng hanggang tuhod na tubig baha na tumagal ng 3 araw. Ayon sa mga onion farmers, makakaani na sana sila na maganda sa buwan ng Pebrero o Marso, subalit ang inaasahan nilang 100%ng ani ay magiging 20% na lamang. Pa ilang porsyento ang buhay niya? Baka po, walang po. Sa 100% po, baka mga nasa 20% lang po mabubuhay. Hindi naman po natin masasabing... Babad po sa tubig ito. Eh hindi po namin alam kung mabubuhay po itong diradamahan namin. Posibilidad na hindi. Posibilidad na mabubuhay. Kung po pwede po sana, yung pong pagtaas ng presyo ng sibuyas, ituloy po. At kawawa naman po yung magsasaka . Ayon sa Bungabon Municipal Agriculture Office, mula sa 28 barangay sa bayan ng Bungabon, 22 naman ang mga onion farmland kung saan tinataya namang nasa 30% ang naging totally damage. Actually po, hindi pa po kami natatapos na magkaroon ng evaluation about damage. At kasi po, mayroong lugar na hindi pa po matawiran ng tao, gawa po nung medyo malalim pa po yung... tubig po. Ngayon po ang kasalukuyan po namin minomonitor yung pong mga lumabas na galing na lumubog, yung mga nasubmerge po ng tubig. Kabilang dito ang Barangay San Roque, Rizal, Vega, Caingin at Barangay Lusok. Ayon pa sa Municipal Agriculture Office o MAU, umaabot na ngayon sa higit 200,000 pisong puhunan ang nauubos na gasto sa pagtatanim ng sibuyas kada ektaryang lupa bunsod ng pagdoble sa presyo ng mga farm inputs kaya't laking pagkadismaya ng mga magsisibuyas sa kanilang sinapit na pagkalugi. Malungkot. Yung ang kalapit namin dyan, hindi na makausap ng asawa. So, saan nangyari? Isabi nga ng asawa daw dyan kanina Huwag mong isipin yan na talagang ganyan ang sibuyas sila sa palara. Sa bagay, kung talagang iisipin mo kasi yung lugi mo na yun, talagang malaking bagay yun. Huwag po silang panghinaan ng loob. Huwag nilang kakalimutan, may Panginoon Diyos pang nakaalalay sa amin, sa atin. At hindi naman niya siguro ipapahindulot na talagang sila talagang mahirapan ng husto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Munar, humahataw! Naharang sa Sirawan Checkpoint sa Davao City ang nasa 10 kahon ng illegal at smuggled cigarettes na nasa 290,000 pesos ang halaga. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita! Tinangkang ipasok ng isang lalaki alias Lindon, 44 anyos, na taga-barangay Sinawilan, Davao del Sur.
ang mga kahon na naglalaman pala ng illegal at smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 290,000 pesos. Naharang ang kahon-kahong sigarilyo sa Sirawan checkpoint sa Turil, Davao City. Kasong paglabag sa Republic Act 10863 o an Act of Modernizing the Customs and Tariff Administration ang isasampa sa suspect ng Davao City Police Office. Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita! Nakapagsumiti na rin ang courtesy resignation ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police sa Eastern Visayas. Pinungunahan ito ni Police Regional Director, Police Brigadier General Romel Francisco na hindi natatakot sa isasagawang investigasyon ng five-man committee. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita! Bilang tugon sa panawagan ni Secretary of the Interior and Local Government Benjamin Abalos Jr. na mag-resign sa kanilang mga posisyon ang mga high-ranking officials ng Philippine National Police, nagsumite na rin ng kanyang courtesy resignation si PNP Police Regional Office Aide Regional Director Police Brigadier General Romel Francisco Marbil kasama ang ilan pang mga high-ranking officials ng PNP sa Eastern Visayas. Kasama na dito ang 20 third level officers na kinabibilangan ng isang brigadier general at 19 na colonels. Paglinaw ni General Marbil, pagbibitiw sa serbisyo at hindi lamang sa posisyon ang kanilang isinumite. Gayunman hindi anya ito nangangahulugan ng agarang pagkatanggal sa serbisyo o posisyon, kundi idadaan pa ito sa tamang proseso. Panawagan naman ni Police Brigadier General Marbil sa itatayong five-man committee na magsasagawa ng evaluation sa mga nasabing miyembro at opisyal ng pulisya. Sinabi rin ng General na hindi ito isang publicity stunt o pagpapasikat lamang, kundi isang pagkakataon upang tuluyan ng malinis ang kanilang hanay at maibalik ang kanilang integridad sa paningin ng publiko. Buo naman ang tiwala ni General Marbil na matitino at walang involvement sa anumang illegal na droga o illegal na gawain ang mga tauhan nito sa Region 8, lalo pat araw-araw din naman anya ang ginagawa nitong evaluation sa pulisya sa buong rehiyon. Kaya walaan niyang dapat na ikabahala na magsumite ng kanilang mga courtesy resignation dahil isang paraan din ito upang patunayang walang ginagawang illegal ang mga tauhan ng pulisya sa Eastern Visayas. Samantala, ilang hepe din ng PNP sa Region 8 ang nagpahiwatag ng pagsusumite ng courtesy resignation bilang suporta at pagpapatunay na walang ang kinalaman ng mga ito sa illegal na droga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita! Sumailalim sa random drug testing ang nasa 280 PNP personnel ng Bicol Region sa Camp Simeon Ola. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita! Sumailalim sa random drug testing ang 208 commissioned, non-commissioned at non-uniformed personnel ng Philippine National Police o PNP sa Police Regional Office 5 o Bicol Region. Ito ay kaugnay sa organizational cleansing ng PNP laban sa mga kabaro na patuloy na nadadawit sa paggamit ng illegal na droga. Ang proseso ay pinangunahan ng Bicol Regional Intelligence Division at ng PNP Crime Laboratory. Ang mga mapapatunayan na magpositibo sa paggamit ng illegal na droga ay mahaharap sa summary dismissal proceedings ng Regional Internal Affairs Service ng PNP.
Dagdag pa ng PNP Kasurog Bicol sa pangungunan ni Regional Director Police Brigadier General Rudolph Dimas, kaisa sila sa mithiin ng organisasyon ng PNP na makamit ang pagkakaroon ng drug-free community. Dagdag pa ni Dimas, naniniwala sila na upang magkaroon ng drug-free community, dapat na magsimula ang paglilinis nito sa loob mismo ng PNP. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita! Binaha ang ilang lugar sa lalawigan ng Masbate dahil sa walang tigil na malakas na buhos ng ulan. 16 na munisipalidad ang nagkansela na ng pasok sa mga paaralan bunsod ng nararanasang sama ng panahon sa lalawigan. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita! Nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahala ng Uson at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga residenteng apektado ng hanggang dibdib na baha sa barangay Magsaysay, Uson, Masbate. Bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan dulot na sama ng panahon o low pressure area o LPA sa lalawigan. Kanya-kanyang buhat ng kanilang mga gamit ang mga residente upang makalikas sa hanggang dibdib na baha. Gumamit na ng traktora ang lokal na pamahalaan para mailikas at makatawid sa binahang kalsada ang mga residente. Lubog na rin sa hanggang baywang na tubig baha ang Magsaysay Elementary School sa bayan ng Uson. 5 barangay na ang apektado ng pagtaas ng tubig bunso ng pag-apon ng ilog sa lugar. Ang mga barangay ng Magsaysay, Buena Vista, Mabini, Quezon at porsyon ng Santo Cristo. Hindi naman madaanan ang mga tulay sa barangay ng San Vicente at Aplan barangay ng Simawa. Sa barangay Kadulawan at Osmeña sa bayan ng Kataingan, hindi makatawid ang mga motorista sa rumaragasang flash flood. Hinikayat din ng mga barangay officials ang mga residente na lumikas na sa barangay Mandali at Tabuk na nasa gilid ng Bañadero River. 16 na lokal na pamahalaan na ang nagdeklara ng class suspension dahil sa patuloy na naranasang walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Ito ay mga bayan ng San Jacinto, San Fernando, Monreal at Butuan sa Isla ng Tikaw, Milagros, Masbate City, Uson, Placer, Esperanza, Dimasalang, Palanas, Kataingan, Pio V. Corpus, Kawayan, Mandaon at Baleno. Nakantabay naman ang mga Disaster Risk Reduction Management Office at Local Government Unit sa sitwasyon ng kanilang mga nasasakupan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita! Nakahanda ng buksan ang pinakamalaking passenger terminal building sa Calapan City, Oriental Mindoro sa darating na Marso 2023. Si Bon San Pedro, Humahataw. Hataw Balita! Nag-inspeksyon nitong Martes, January 10, ang Philippine Ports Authority o PPA sa pantalan ng Calapan City, Oriental Mindoro bilang paghahanda para sa bubuksang pinakamalaking passenger terminal building o PTB sa buong bansa. Ayon kay Engineer Elvis Medalla, Port Manager ng PPA, Port Management Office Mindoro, world-class at moderno ang bagong PTB na magagamit ng mga pasahero habang naghihintay sa biyahe ng barko. Ang bagong PTB ay may nakalaang prayer room, children's playroom, clinic, breastfeeding station, elevator at escalator. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 353 million pesos at inaasahang matatapos sa February 18, 2023. Nakatakdang buksan ang bagong PTB sa buwan ng Marso ngayong taon. Ang nasabing terminal ay kayang mag-accommodate ng 3,500 passengers. Ayon sa PPA, solusyon din ito para maging maginhawa at kaaya-aya kapag mahaba ang pila sa pantalan lalo na tuwing holiday season. Matatandaan itong nakalipas na pagpapalit ng taon ay nakapagtala ng higit 9,000 pasahero ang nakapila sa Calapan City Port at umabot ito hanggang sa kalsada. Samantala, nag-abot din ng tulong kahapon ang PPA sa mga pamilyang apektado ng baha sa bayan ng Bako, Oriental Mindoro,
Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ay 80 sako ng bigas, 25 kahong dilata at 6 na kahong kape. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring 800 pamilya ang nananatiling apektado ng tubig baha dulot ng malalakas na pag-ulan na nagsimula noong huling linggo ng Disyembre hanggang sa unang linggo ngayong Enero. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Hataw Balita! Patuloy ang panawagan ng mga guro at mga empleyado sa pangunguna ng ACT Party List na itaas sa 33,000 pisong family living wage para sa mga guro. Ito'y bunsod ng mabilis na pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa bansa. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Bagamat mayroon ng salary increase due to Salary Standardization Law 5 Transfer ang mga guro simula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, sinabi ni ACT Party List Representative Franz Castro na hindi pa rin ito sasapat upang sabayan ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at panggastos sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang Pilipino sa isang araw. Ito'y matapos makapagtala ng 8.1% inflation rate sa bansa noong December. Anya, malaki at mabigat ang impact ng patuloy na pagtaas ng inflation rate kumpara sa minimum wage na 21 hanggang 27,000 pisong sinasahod ng mga guro. Like for example, ano, yung mga pangangailangan nila na dapat na kailangan na bilhin. Minsan kahit si teacher may pakiramdam siyang nagkakasakit siya. Minsan kadalasan tinitiis na lang yan ng teacher kasi pati consultation. Halos ano na ngayon eh, kung wala kang 2,000 pesos kasama ng consultation at laboratory ay hindi ka madadiagnose. Kaya talagang problematic talaga itong sweldo. Lalo na may pinapag-aral mo talaga mararamdaman mo na kapos mo talaga. Kasi po dagdagan yung sahod. Tapos po, kung ano, dagdagan din yung mga kinakailangan o mga supplies para sa school. Para po yung teachers, hindi na rin po nag-aabono. Lalo na sa mga ibang gastusin po. Ano. Kaya naman upang masapatan ang pangangailangan ng mga guro, panawagan nila na sana'y madagdagan ng 33,000 pisong family living wage. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Mabagal na ang daloy ng trapiko dahil sa mga sinarhang kalsada bilang preparasyon para sa Sinulog Festival sa Cebu City. Si Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita! Ang daloy ng trapiko sa Cebu City mula nitong Martes, January 10 ay nananatiling mabagal dahil sa mga isinara at kasalukuyang inaayos ng mga kalsada upang mabigyang daan ng mga preparasyon para sa gaganaping Sinulog Festival sa Cebu City. Mabagal ang paggalaw ng mga sasakyan sa northbound lane ng South Coastal Road dulot ng patuloy na pagsasaayos sa viaduct ng Department of Public Works and Highways o DPWH-7 sa Central Visayas. Ang daanan sa South Road Properties o SRP ay kasalukuyang nagkakaroon ng mabagal na takbo ng trapiko dahil sa inihahandang venue na pagdarausan ng Sinulog Festival sa darating na January 14 at 15. Inaasahan ang pagdagsa ng mga tao at mas mabigat na daloy ng trapiko sa mga susunod pang mga araw. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita! Nakakapagtala ng maraming volcanic tremor ang Philippine Institute and Volcanology and Seismology mula sa Bulkang Taal kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 112 na volcanic tremor sa Taal Volcano Island itong Martes, January 10. Sa latest bulletin ng ahensya, nakapagtala sila ng 3,718 tons ng sulfur dioxide sa nakalipas na 24 na oras. So far ang nakita namin na ano is ito ay dulot ng bigasing ng bulkang Taal. So
nagbubuga siya ng ng puso. Yung tremors, madalas sumasabay yung tremors kapag tumataas din yung sulfur dioxide na nilalabas. And as of yesterday, 3,718 tons yung inilabas sa sulfur dioxide. Patuloy naman ang paalala ng FIVOX na panatilihin ang pagsusuot ng mask upang hindi malanghap ang sulfur dioxide sa lugar na apektado nito, kahit na nakakaunti ang inilalabas nitong sulfur dioxide. Kung magkakaroon man ng mga sulfur, yung tinatawag nating VOG, no, volcanic fog, ang maapektuhan nito is dahil yung pagbuga ng yung hangin ngayon ay papuntang southwest. Doon yan magko-concentrate sa bandang southwest, dito sa bandang Agoncillo, Laurel area. Ang may papayo lamang natin is magsuot ng mga face mask. Kaya naman pinapayuhan pa rin ang mga local government unit na malapit sa Taal Lake na maging alerto at laging maging handa kung sakaling mag-alboroto ang vulkan. Ayon sa FIVOX, sa ngayon nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano at mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa buong island sakop ng vulkan. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, Humahataw! Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya! Sama-samang makitikim ngayong umaga, alamin ang kinagigiliwan at patok na kainang All You Can sa Pampanga sa taong 2023. Si Leslie Widem may patikim. Nakatatak na sa kultura ng Pampanga ang hilig nito sa masasarap na pagkain. Eat All You Can ang una sa listahan na talaga namang paboritong pasyalan ng mga dumarayo sa probinsya. Kaya dito sa Barangay Quebiawan, sa bayan ng San Fernando, Pampanga, matatagpuan ang patok na wantusawang kainang chicken wings ng Kenny Wings Restaurant. Ang lutong Kapampangan na recipe na mag-asawang Michael Ponce at Rosalie Ponce ang matitikman dito. Nag-start po yung Kenny Wings September 8, 2019 po. San Fernando, Pampanga po. Barangay Quebiawan po. Talagang hindi magpapaawat ang Kapampangan pagdating sa kainang unlimited. Gaya na lamang nitong Unli Rice at Unli Chicken Wings sa halagang 319 pesos lamang. I mean culinary ng Pilipinas, no, ang Kapampangan, and we are known sa masarap na pagluluto. Unang-una yung mga cook namin are talagang Kapampangan pure, and we have the unlimited na sikat kami, yung 319, may kasama yung Unli Wings and Rice. Ayon kay Rosalie, unlimited order talaga ang binabalik-balikan dito ng kanilang mga Kapampangan customer. Bukod kasi sa mura ito, mayroon din silang abot-kayang student meal na nagkakahalaga lamang ng 130 pesos. Kasi ang mga Kapampangan mahilig sa unlimited eh. Paramihan ng kayang ubusing wings, no? Yun yung pinupuntahan talaga. Pinakamura namin is 130 pesos. Yun actually na student meal. Pero may 4 pieces wings na siya and isang rice. Umaabot sa 50 hanggang 100 customer ang dumarayo rito kada araw. Katulad na lamang ni Mariel Laksamana na isinama pa ang kanyang 2 anak para kumain dito ng pananghalian. Kasi yung wings nila dito comes with the unlimited rice also. And then, of course, yung chicken, masasabi mo talaga that it is cooked by a Filipino kasi or Kapampangan kasi masarap talaga, as in. Samantala, ayon naman sa mag-asawang Ponce, sisikapin nilang makagawa pa ng mga pagkaing hango pa rin sa kulturang Kapampangan. Welcome to Kenny Wings! Yahoo!
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw, balita! At minsan pa kami po ay nag-aanyaya sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 8 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 13, Talatang 6, ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao? Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 11 sa buwan ng Enero 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Liberdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Liberdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga